Magandang araw mga ka-F2P. So ngayon ay pag-uusapan natin yung progress natin bilang isang free-to-play na archer at ano yung mga bagay na hindi natin naabot. Yes, may mga bagay din tayo na hindi naabot. Currently, yung ating accuracy is 195. At yung iba pang component niyan ayos nandito sa loob. PV accuracy, madadagdag pa yan at iba pang accuracy. Kasi minsan, halimbawa, magtatanong ka sa isang tao, paano mo natapos yung isang certain quest, halimbawa main quest, pag sinabi nilang, natapos, ng accuracy ko lang doon, halimbawa, is 195. Tapos, na-reach mo din yung 195. Pero, nung nilabanan mo na, hindi ka tumatama, sasabihin mo, pareho lang naman kami ng accuracy, bakit hindi ko to matapos? Kasi guys, dapat tinatanong nyo rin yung mga nasa loob. Yung computation na yun is, range lang at saka yung accuracy. Since ako ay hunter, archer, may range ako. Kung kayo naman ay mga swordy class, yun ay melee. At kung kayo naman ay mga cleric, magic. So yung mga PV accuracy, damage accuracy against normal type. So mahalaga din na dapat malaman nyo yun. Ngayon, yung total natin is eto. Bale, 162 plus 33 plus 20 plus 4 against normal. At may isa pa sa boss. Ayan. So, yung total natin is 219. Ito ay against normal type. Kapag boss lang yung kalaban natin, 216. At yung base nga natin is 195. So, not bad na para sa isang free-to-play na archer. Then, yung growth rate natin is 65, 4, 5, 3. Ayan. So, maaaring i-compare ito sa progress ninyo, kung ano yung lamang nyo, kung ano pa yung kulang nyo, dapat is mahalaga, natatrack mo din yon. Currently, nandito na kasi ako sa main quest natin, which is a 30-3. At alam nyo yung good news, hindi ako tumatama. To think na 290 na yung ating accuracy. So, dapat is madagdagan pa natin siya. Iba-iba nga pala tayo ng nagiging game plan dito, kasi yung iba, more on nagfo-focus sila sa defense kung ramdam nila okay na yung accuracy nila kahit maraming miss basta may tumama at magdi-defense na sila. Kasi sa ibang Korean server, nagfo-focus sila talaga sa may defense sila at natatapos nila madali yung mga main quest kahit matagal. Pero alam yun, nadadalian sila kasi hindi sila gahul sa HP regen. Yun yung mga technique doon. Yung iba ko naman nakikita talaga is hybrid ng defense at saka ng accuracy. So ngayon kasi, regarding dito sa codex, pakita ko muna dito yung kung tatama ba tayo. Kasi masakit na to eh. You need, kailangan nyo talagang pumasok at maghanap ng party. So makikita nyo naman dito sa world, halimbawa, I'm looking for member. O, pwede ako dito. Quest 30. So pwede na akong sumali dyan. Eh, nagagawa lang tayo ng video kahit hindi mo natin ito gagawin. Make sure nga pala na magawa nyo to. Itong dito sa settings, convenience, at i-auto-on nyo na lahat ng party invitation, auto-approve para pagka moment na bumunta ka sa quest map, is ma-invite ka agad or automatic ka agad na makasali. Halimbawa, kinilik yung pangalan mo, makaano ka agad, makasama ka agad sa party para hindi mo sila nai-ignore. Dito kasi kung titiranin ko to, puro ako miss. At ang sakit nila. Yun yung ano sa taas, hindi nababawasan yung buhay ko. So ngayon, pag-iisipin ko magdadagdag pa ako ng defense for evasion or more on accuracy. Kukunti na yung buhay ko. Kailangan ko muna tumakbo. Para bumalik siya. Okay. At isa pa pala guys, ito tip kapag napi-PK kayo. Halimbawa kayo nasa Battlefront or nasa Masarta. May free na TP para hindi nyo napindutin itong nandito sa TP nyo. Free na TP, ito ay may cooldown lang, may cooldown. Hindi mo agad siya agad magagamit. Punta kayo dito sa settings. Tapos punta kayo sa my account. Hanapin yung escape, yan. Pag-click nyo siya, dadali na agad kayo yan sa inyong pinag-save na point. So yan, swerte nyo. Libre na to sa TP na ticket at sobrang bilis pa. Tapos yung hindi ko mahihit ngayon ay ito. Nasa part siya ng event. Eto nga, yeah. Then, itong instructor, Simon's Training. Kasi sabi dito, one day na lang. Ito naman is until April 1 hanggang 2359 na dapat mag-level 45. So, ngayon is 44 pa lang ako with 25% na experience.
So yung makukuha natin doon na seal of ano this one, balik natin. Ayan. Sayang kasi ito ay 20 at ang price ng isang ganito, seal of advancement. Ito yung sa ano namin server. $178. So kung 10, grabe, 20 pa naman yung ibibigay. 17. So ngayon ang gagawin ko, ang naging plan B ko lang ngayon dito ay ito. Mag-ipon agad ako ng mats. At alam nyo, ayan. So ngayon is nagbebenta na ako, nagpo-farm para ma-hit ko yung nawala sa akin. So currently naka 869. Dapat mapaghandaan ko din yung hanggang level 45. Yung mga mabenta sa amin, rabbit meat. Ito sharp sword, mabenta pa ako ng dalawa. And so on so forth. Itong old aircraft component, ito ay ang dali ngayon mag-drop sa Masarta. Ang technique pala dyan sa Masarta, gumising ka na maaga. Para kukunti lang yung mag-PPK, makakatakbo ka pa. So nakatatlo agad ako nun sa loob lamang ng dalawang oras ata, I believe. At alam nyo guys, kung kayo ay magle-level 45, mahalaga talaga na mag-advance kayo kasi gawa ng weapon proficiency. Sayang yung experience. Kasi ang nakalagay dito is ang maximum lang ng first advancement is hanggang 10. So kung nasa ka na sa 45, hindi na ito magpo-progress. So dapat magawan talaga ng paraan na mag-advance ka. Sayang yung experience na sana sa second advancement mo, ma-hit mo yung hanggang level 50. At ang ganda dito ng bigay, hanggang level 50. Nasaan yun? Ayan o. Mga resistance, ito yung mga iba pang ma-unlock na additional effects. May range, crit damage. Ito sa amin bilang archer. Sobrang sayang. May accuracy pa ata eh. Ito, may dalawa pang accuracy. Oh, grabe yung sa level 12 guys. Range accuracy plus 2. May skill accuracy pa. Sayang kasi kapag nag-miss yung pinakamamahal mong skill. Halimbawa, isa na nga lang o dalawa na lang yung skill mo. Nag-miss pa. Next naman is may maganda akong tips sa inyo regarding sa quest. Kasi dito sa Avilius, alam ko hindi talaga to kaya kasi level 51 to. Guys, tingnan niyo, meron na akong 30 point at ang kung titingnan mo yung effect niyan ng 30 point na 'yan, ay no, nakuha ko yung experience gain 2% at saka PvE damage reduction 3. Napakaganda nitong PvE damage reduction lalo na sa mga monster na sobrang sakit. So nakuha ko siya sa pamamagitan ng nag-request ako dito. Ni-request ko siya at para mauna ako, nagbayad na ako ng 45 yata, 48 o 50. Parang yun sa 45, may kumuha pero hindi tinapos. Pero dun sa 48 ata, parang, I believe hindi siya 50, 48. May kumuha tapos tinapos, kagaya nito. Ayan, natapos ko siya. Sayang kaya to, isa lang naman yung i-request mo. Kasi ang nakalagay dito is 1 to 200. Eh, 30 na agad yung bigay na contribution points. So, na-unlock ko itong experience gain at saka PvE damage reduction. So, kung ako pala ay makakaipon pa ng marami, so ipapa-quest ko na lang yung mga hindi ko talaga kaya. Or yung kaya naman, yung para hindi makonsume yung oras ko. Ang ganda kaya dito, more on sa monster to, what if nakaabot ka lang sa 1.6? Ang ganda ng PvE, depends dalawa, experience gain 7, PvE damage reduction naman ay 4. Dito naman pagdating sa codex, ang na-achievement ko na ay 6.22%, naka 61 ako. Yung naging main focus ko nga dito, yung pinakita ko sa inyo noong nakaraan is PV accuracy at saka itong range accuracy. And almost nakuha ko na yung pinakamadadali. Ang natitira lang sa akin yung dalawa. Itong PV accuracy na 1 kasi ano lang to, lima. Tapos ang presyo lang naman ito ay 36. So sa lima, kung sa 10, diba ito ay 360. So kalahati. So hindi ganun kasakit, 150. Tama ba? 30? Oo, 150. Plus. Kung sa 40 kasi, 200 to. Bumaba na pala. 40 na to nung nakaraan. So, pwede ko na siyang bilhin. Mag-iisipan ko lang. At yung natira na lang sa akin ay ito. Kulang na lang ako ng 7. At ikulang na lang ako dito ng sham. So, ma-unlock ko na to. Siguro pagdating sa PV accuracy, last ko na muna to. Hindi ko na kaya tong maraming to. Sobrang hirap kahit sa antique o gear. Mabibigat. Mabigat pa yan. So, maaaring mag-focus ngayon ako dito sa tinatawag natin na defense. Kahit ano muna. Defense. Kahit defense muna itong dalawa. Defense at saka PvE defense. Ito kasing magic defense. Melee defense. Ano pa ba yung mga defense? Range defense. Saka magic. Medyo mahirap. So mag-focus muna ngayon ako sa def at mismong defense at saka sa PvE. Ayan. Kasi yun sa stat natin,
Balik tayo dito. Meron tayo dito, saan ito? Range evasion pala. Ang effect naman kasi ng defense is evasion. Increase evasion rate nung magbimis sila. May additional 10 ako, magic additional 10 at saka melee, isa lang sa melee. So maganda mapataas ko tong sa melee evasion kasi more on kalaban natin mga melee. Pero ito range, parang bibihira yata yun sa magic ngayon. Ayan. At lastly, may ginawa nga pala akong video sa hindi pa nakakaalam. Yung bawat map, meron ako doon nilista na experience at saka gold per minute kung ilan yung makukuha. So i-check nyo na lang yan. Or kung ito, i-note nyo na lang, Stonecliff, Kolya, magandang XP, magandang gold. Pero yung isa sa pinakamagandang loot dyan dito sa Abandoned Lot, gawa ng Rabbit Meat, mahal pa yun sa ngayon. Parang wala na masyadong pinagkuha ng Rabbit Meat kundi dito pa lang. Yan, sa Abandoned Lot. Kaya mabenta talaga yan. Eh, nag-iisip pa ako ng way kung paano bibilis yung farming ng Morion. Kasi ang Morion ngayon, napansin ko, within the past 2 to 3 days, since nag-level up na siguro tayo, ay mahirap nang kumuha. Dati pinaka-max ko, naka-anim ako, isang oras, apat, hanggang bumaba ng tatlo, dalawa, isa, hanggang dumating sa point na wala. At dun sa Masarta, parang may sinusubuan akong technique kung paano mabilis yung experience, maganda yung loot, and at the same time, yung pag may mga quest ng ganito, saan ba yung mga halimbawa ay, yan, sa mga dungeon na ganito, defeat monster within battlefront, halimbawa ay 3-9, na naka-iisip ako ng paraan para mabilis. Mo siyang mahihit. I-content ko na lang to ng separate. So, yun lang muna for now. Buyers, I'm out.